Alright, what's up guys? Ako nga pala si Eldie Sollorano. So kung napapansin nyo, may kabayo dito sa likod ko. Nandito kasi ako sa probinsya namin, sa Santa Maria, Laguna. Eh, buntok ko ito. So ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng shock oil seal ng motorcycle. So, let's go! Ituturo ko na kung ano mga gagamitin yung mga gamit. Alright! So, kung nakikita nyo po yung mga gamit na yan, ayan po yung kinakailangan upang matanggal natin yung shock oil seal ng ating motorcycle. Unang-una, ito pong alirin na to. Ang sukat po nito ay 4mm. Ito po yung pantanggal sa loob ng shock para matanggal yung langis. Tapos, ito naman pong open wrench na ang sukat po ay 17mm. Siya po yung pantanggal ng bolt sa gulong, sa may ehe. At kung nakikita nyo naman po itong side na to, ito naman po yung gagamitin ko para matanggal yung mga bolts ng motorcycle. Kung nakikita nyo po yan, dalawa po yan. Kasi po itong isa, maliit po ito eh. Tapos ito yung isa, malaki. Kinakailangan po may malaki rin pong size para sure ball. Siyempre, kinakailangan po natin extension bar. At ang sukat nga po pala ng brake caliper natin, kailangan tanggalin din po natin. Kailangan po natin gumamit ng 12mm at saka 13mm. Kung nakikita nyo po na 1 half po yan, pero sukat po nyan 13mm. Tapos kinakailangan din po natin ng 17mm din po para naman po dun sa tip shock ng ating shock. Dun po sa pagsasali ng langis, kinakailangan po ng 17mm kasi 17mm po yung sukat ng kanyang bolts. Tapos kailangan din po natin ng 27mm. Ito po yung ipantutulak natin sa oil seal sa ating shock kasi mahirap po magpasok ng oil seal kaya kinakailangan po ng 27mm na socket. Ito po yung pantulak. So kailangan din po natin pala ng martilyo. Ito po yung pangpokpok natin para magkaroon ng pwersa na may pasok ang ating shock oil seal. Kinakailangan po natin ng drain oil. Ide-drain oil po natin yung shock ng ating motorcycle. Dito po natin ilalagay. At syempre, hindi po makukompleto ang lahat kung wala pong shock oil seal. Nakikita nyo po, naka-plastic pa po. Bago pa po yan. Dalawa po yan kasi dalawang shock po yung ating ayusin eh. So, yun lang po. I-montage ko lang po yung ating gagawing motor. So ayun na nga guys, ang una muna natin tatanggalin ay brake caliper. Ang sukat po ng bolts niya ay 12mm. Ayan po. Tapos yung baba naman po, 13mm. Ito lang po yan. Nagatuin lang. Tanggal na. Tapos ang magandang gawin po niya, no? Para hindi kayo mahirapan, talihan nyo lang dito, tapos sabit nyo para hindi tumama sa cover ng motor. Tapos ang susunod na tatanggalin naman po ay yung bolt sa ehe. Ito po,
bolt sa gulong para matanggal naman po yung gulong. Ang suot naman po ay 17 mm. Make sure na yung mga bolt kailangan isayos natin para hindi po sila maglabo-labo. Para hindi po kayo malito. So, ang susunod naman po natin tatanggalin ay yung ating shock na po mismo. Ito po. So, hindi ko pala naipakita sa inyo kanina itong vice grip. Kailangan po pala natin ito. Piece. Para ipitin po yung ating Allen rings. Ito po kasi yung pantanggal natin dito sa loob. Ito po. Kaya lang po. Ipitin lang po natin. Pipisain. Yan. Para matanggal po natin yan, ang gagawin po natin pangontra ay yung ehe po na nakalagay dito. Yun din po yung ating gagamitin pangontra. Ito po, ito. Ehe. Ehe po ang tawag dito. Lalagay po natin siya dito. Para pag nilugan po natin, hindi po siya tumalaw. Hindi po lumikong pag gano'n. So ito na po, umpisahan ko na po. Kailangan din po natin ang martilyo. Kasi ito po yung panluwag natin at yung pampakpo. Ganito po, tuturo ko po sa inyo. Papakpokin niyo po sa panluwag. Ganito po ha. Yan. Luwag na po siya. Pwede na po natin tanggalin itong ehe. Naluwagan na natin. Ito po yung drain oil natin. Dito po natin lalagay yung langis. Tignan nyo po ha. Para matanggal po yung shock natin, hugutin lang po natin siya. Maluwag na naman po, natanggal po na yung nut sa loob. Ayan po yung oil. Tumutulo na siya. Para mabilis po matanggal yung oil sa loob, ibabaligtad lang po natin. Hayaan lang po natin siyang tumulo hanggang sa maubos yung oil sa loob. Sunod naman po natin tatanggalin ito pong cap. Kaya po ng daliri yan kung kakayanin po ninyo. Pero sa akin po, kaya naman po siguro. Hindi po pala kaya. Nag-nail cutter nga po pala ako na ko, kaya hindi po maano, matanggal. Sorry. So, gagamitan ko na lang po pala siya ng flat screw para matanggal po ito. Ito po, ito. Susungkot din ko lang po dito. Tanggal na. Wow! Ito po, tabi po natin siya kasi dilinisin po natin ito eh. Tsaka po yung loob nito.
Tapos ang susunod naman po tatanggalin sa shock na to, ito po yung shock lock. Kung nakikita nyo po, yan po yan, yung may kuntil na to. Susundutin po natin yan para matanggal. Kung meron po kayong flat screw na mas malight dito, mas maganda po yung para matanggal po ng ayos. Pero tingin ko po, pwede na naman po siguro to. Yan, natanggal na po. Ito po yung lock nya. Dito po, sa may oil seal. Tatabi ko po muna, baka mawala. Sunod naman po natin tatanggalin, ito pong oil seal na nasa loob. Ayan po. Nagtataka po kayo kung paano ba tanggalin to, kasi nasa pinakaloob po. Gagamit po kayo ng open wrench na may sukat na 19mm. Siya pong ipangsusungkit nyo dito. Yan, paganyan po. Kinakailangan, lagyan po natin siya dito ng basahan para hindi po magka-damage itong ibabaw. Sundan nyo lang po yung gagawin ko. Ganto lang po siya. Gaganyan po yung basahan. Tapos ito pong 19mm, gaganyan nyo po. Tapos ito po yung popok po ninyo ng martilyo para matanggal yung oil seal. Tsaga-tsaga lang po mga sir, kasi medyo mahirap po tanggalin to. Tsaka kailangan po dandahan lang para hindi masira. Mababa po yung camera ko, hindi po masyado kita. Dandahan lang po ang pokpok. Kunting tiyaga lang po talaga kasi sobrang hirap po talaga tanggalin ito. Kaya sabi nga po nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Ayan, medyo malapit na po siya mahugot. Kailangan, lagyan po natin siya dito ng basahan para hindi po magka-damage itong ibabaw. So yun na nga guys, tanggal ko na nga. Sabi sa inyo, parang hirap tanggalin eh. Pag natanggal nyo na po, lilinisin nyo po yung loob. Kahit sabon na lang po, kaya joy. Lulublugan nyo lang para magdagan yung oil sa loob, yung mga maduduming oil. So yun nga po, nunggasan ko na po siya. So ang gagawin naman po natin, nilalagay na po natin itong bagong oil seal. Ito po. Sa paglalagay po nitong oil seal, dapat po, yung number na to, siya pong nasa ibabaw. Ito po, kung makikita nyo. Ito po dapat yung nasa ibabaw. Pag ganito po, di ba ito po yung number? Ito. Ganyan po siya. Yan. Para po may pasok nyo ng ayos, lagyan nyo lang po siya ng langis dito sa gilid para dumulas. Ito po, papapokan nyo lang po siyang ganyan. Tapos ito pong 27mm, yung pinakita ko sa inyo kanina, ito po ang siyang igaganto dito para pumasok po ng ayos. Ganyan po. Papokpokin nyo lang po siya. So yun na nga guys, naikabit ko na po yung ating oil seal. Ang sunod na ikakabit naman po natin ay itong lock. Shock lock. Ganito lang po yan. Gaganyan nyo lang po. Marinig nyo naman po yan eh, may maglalock po yan sa loob pag sinagan nyo po. Po. Para sigurado po, pokpokin nyo po. Ito.
Okay na po siya. So, pwede na po natin siya ikapit sa ating motor. So, yun guys, naikapit ko na nga pala yung dalawang shock natin. Bali, napalitan ko na siya ng shock oil seal, dalawa. So, ang gagawin naman natin, kakapit na natin itong caliper. Gagamitan ulit natin siya ng 12mm para mikpitan yung bolts niya. Tapos yung baba niya 13mm. Ang sunod naman, kakapit naman natin yung ating gulong. Po ang ating magic gulong. Tcharan! So guys, di po pala siya nalalagyan ng langis dito. Sa shock natin dito. Papakita ko sa inyo kung paano siya lagyan ng langis. Make sure na huwag nyong kakalimutan lagyan ng langis. Kasi pag di nyo nilagyan ng langis yan, masisira yung shock nyo. Kasi wala siyang tumutulak sa loob. Kapit natin din to. Pwede nyo siyang gamitin ng martilyo para mapupok ninyo yung ehe ng motor para pumasok ng motor ninyo. Then lalagay ko na yung mga washer niya. Ang pasikip kasi ito eh. Susunod yung nut naman. So ang gagamitin ulit natin is 17mm. Yung ginamit natin kanina panluwag, yun din ang ating gagamitin panghigpit. Clockwise lang yung paghihigpit. Yung saktong higpit lang, hindi naman sobrang higpit para hindi malostre yung tornilyo nito. So guys. Susunod naman guys, lalagyan ko naman siya ng oil sa loob. Ang gagamitin mo sa kanyang oil ay gear oil, yung pang transmission sa mga sasakyan, sa mga four wheels. Kasi sa naobserbahan ko, dati ang nilalagay ko, 2T, yung pan-2-stroke, yung nilalawak sa gasolina ng mga Kawasaki. Eh, hindi maganda sa shock ko. Kasi lagi siyang tumatagas, kasi sobrang labnaw niya. Kasi yung gear oil na pang-transmission, malapot siya. Kaya make sure na hindi siya tutulas dito. So, yun lang naman yung concern ko sa 2T. Kaya ang gagamitin ko na ngayon is gear oil na pang transmission. So guys, ito nga pala yung pinagpalitan ko na ano, na oil seal. Tignan nyo sira na, diba? Sa pagtatanggal ko yan. Ganyan talaga yan. Kasi okay lang na masira yan kasi tatanggalin nyo na naman siya. Papalitan nyo na siya ng bago. Parang yung mga jowa nyo, pinalitan lang kayo ng bago. Ouch! Parang yung mga jowa nyo, pinalitan lang kayo ng bago. Ouch! Sorry. Yun lang guys. So mamaya papakita ko naman sa inyo paano lagyan ng oil yung loob. So yun na nga guys. Ito yung 17mm kanina. Ito yung sakit na pang luluwag ko dito. Dito, sa telescopic. Siyempre kakabit muna natin ito. Tapos dito, ito yung panluwag niya. Kunin ko lang guys yung martilyo. Ito guys oh, pupukpukin ko siya para pumasok. Yan. And then, pwede nyo rin siya pukpukin ito. Make sure na dahan-dahan lang yung pagluluwag nyo kasi may spring sa loob to. May tendency tumalsik. Kaya kahit dahan-dahan lang. So, yun nga guys, maluwag na siya. Kailangan dandahan lang. Kasi may spring siya sa loob eh. Guys, ito naman kabila. Ganun din, kung paano yung ginawa nyo kanina, ganun lang din. Make sure na dandahan lang kasi baka tumama sa headlight. Dandahan lang din kasi yung pokpok. Baka tumama yung headlight nyo, mabasag sa
luwag na siya, guys. Ganun lang siya kasi pwede luwagan. Makikita nyo ulit yung spring nito sa loob. Kaya make sure na dandahan lang yung pagluluwag niya. Kasi may tendency yung tumalisig siya. Yan na siya, guys. Matatanggal na. O, yun. Ito, guys. May tendency kasi yung tumalisig ito. Kaya dandahan lang talaga. Tsaka ito. Itong tip. Ganun din, guys, sa kabila. Dandahan lang din. Huwag nyo masyadong bibilisan. Tanda lang, guys. Yun. Okay na. So, guys, ito ngayon lang is naisasaling ko sa kanya. Sa A90. Mang-gear oil po ito sa transmission. Kailangan na lang is nyo, mga ganitong kalahati lang. So yung kay sasalin ko yung langis. Kung mas maganda, kung may embudo kayo, gamitin nyo ng embudo para hindi matapon. Kasi ako wala akong embudo eh. Kaya ito lang gagamitin ko. Kaya dandahan lang. Ito, guys, ito ulit yung kabila. Dandahan lang. Kung may embudo kayo, gamitin nyo ng embudo. Ako kasi wala akong embudo eh. Yun na nga, guys, higpitan ko na rin yung buwan. Kailangan nga itulak nyo to pababa. Pag higpit ito, itutulak nyo pababa kasi may spirit siya sa loob. And then clockwise lang. Ito naman, guys, ganun din, guys. Tidin nyo lang din. Make sure na mahigpitan nyo ng ayos. Kasi pag di nyo siya inigpitan ng ayos, maaaring tumalisik yung takip. So yun na nga, guys, tapos na akong magawa. Tingnan natin. So yun nga, guys, okay na siya. Natapos ko na siyang gawin. Tapos sa akin. So yun lang po yung tutorial ko sa paggawa ng shock oil seal. Maraming salamat sa panonood.